sinabi rin namin, pinag-usapan po yung mga responsibilidad. And at the same time po, yung mga dapat nilang gawin kayo sa highway na yan. Tama po ba? Kasi kung hindi, marami magre-reklamo. So, kausap namin sila kanina. So, gagawa naman daw po nila lahat ng paraan. At saka, yung prone accident na yan, dapat yan may speed limit na, may mga signages. Eh, yan naman signages nila, international. Sabi ko, sa totoo lang, the provincial government has nothing to do with the stop toll. But again, since ito'y Batangas, responsibility din po namin yan. Tama po ba? But they have their own, ito si Tama po ba? Except, ba? So kami, ting namin sila ni Vice Gov kanina. Inaano ko yung meeting namin. Labing isa yung nasa sakay. Apat na nasa hospital po today. Ito po mag-asawa. Kasi po kaya na kuya namin mga tama. Sabay-sabay din po ba ang lupin nila? Opo. Dito na sa Batangas? Pero yung sa ICU, pero according sa ano, safe na, it's just kailangan lang makarecover ng mas madali. So, kailangan po yung sa kung sinunin to for the meantime po, tapos na po, ang advice po ng doctor is kailangan pa out of the wala nang biyahe. Sa Maynila, ano kung pambiyahe, baklaran ano, marami lang loro, marami lang pasahero, kaya wala nang permit to travel. Hindi po si, hindi. Kumbagay gate crusher. At nasa po sila. Hindi sila pang dito sa Batangas. Kilala niya si Ate Vicky. Kung kay doktora, andiyan si doktora through Ate Vicky. Kung may inilipat, may ambulansya tayo, pwede magpalit. Ha? No, thank you. Salamat din po pala siya gamit na ano na. Tinulungan niya ako sa itsura ko na, karawan niyo na kasi yung mga ito, mga bata, ito gumagalaw pa, pwede pa itong mabuhay. Inapoy niya. Halos walang natila sa chip. Kaya nga. Lahat sila, nasa layo ng tila si Kati. Kasi nasa sa likod ng driver na upuan. Tumalasik sila total, kasama ng bubo. Sino sa likod ng driver? Nalagay yung jeep ko. Yun ang tumalasik. Pero yung sa... Sa side natin. Siya yung namay yung survivor niya. Ang dalawa na sa ICU. Nasa unahan siya, di ba siya? Oo, katabi ng papa niya yun. Ano po kayo? So, sama na kayo, pero paninitigan ko pa rin ang paniniwala ko sa cooperative. Kasi bigay po kami talaga ng malaking budget dito. Pero ito'y nararapat lamang sa masisipag. Kasi po, again, if I may share with them na, no, at Iselia, nagkaroon din po kami ng, ito naman ay it has something to do with livelihood. Kasi kadikit naman yan. Tama po ba? Nagbigay din po kami ng livelihood, na individual livelihood. Halimbawa, last year ito, Aniselia, yung cattle fattening natin. Isang example lamang po ito, ang nabigyan po namin ng... Kasi yun ang kailangan po natin, pagdagdag ng buhayan. Tama po ba? Kasi lahat naman ang pangangailangan na hindi kaya. Kaya dapat tayo tulungan. Tama? We will do our share nga po, ibibigay namin, pero kailangan trabahuhin. Tama po? Para maging matagumpay. So one perfect example is... last year, we were able to distribute yung cattle fattening po namin ng individual livelihood, 38 sa San Isidro. Ang naging successful lang ay 12 hanggang 15 lang yata. Tama? So,